Naghihinagpis sa mga kaanak ng dalagitang nasawi matapos na kuryente o makuryente sa swimming pool ng isang condominium sa Mandaluyong City. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamuno ng condominium sa insidente, pero nagpabot na sila ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Balita hatid ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Hindi lubos maisip ni Anne Pasyon ang sinapit ng kanyang tatlong anak. Ang dapat sana'y masayang outing nilang mag-iina, nauwi sa trahedya. Namatay ang anak ni Anna si Pauline, 13 taong gulang, na makuryente umano sa swimming pool ng Gateway Regency Condominium ng Robinson sa Mandaluyong. 6. Kasama ko pa siya, tapos 7:25, sabihin ng doktor, patay na siya. Parang syempre, hindi totoo yan. Hindi mo pa matanggap. Hindi mo pa kaagad matatanggap. Kwento ni Ann, inibitahan sila ng kanyang bayaw na mag-swimming at mag-overnight sa condo. Magkakasama raw na nag-swimming sina Pauline at mga kapatid na sina Pearl, 16 taong gulang, at Paul, 12 taong gulang. Nagulat daw siya na magsigawan ang mga bata. Nandun po yung anak ko doon sa gitna ng pool na may parang island na may puno. Nandun siya sa gitnang gitna at nangingisay po siya. At kumitirik yung mata po niya. Nakuryente pa ako. Tapos kahit nakukuryente ko, syempre anak ko yun eh. Parang hindi ko kung wala akong ano, kung mamatay din ako. Tinulak-tulak-nulhin hanggang sa maalis siya dun sa island na yun sa gitna. Lumapit daw ang gwadya ng condo at tumulong na itinakbo si Pauline sa ospital. Pero idineklara itong dead on arrival. Hindi matanggap ni Ann ang pagkawala ng anak. Kawawa naman yung anak ko. Marami pa yung pangarap. Ayon sa pamilya, base raw sa isinagawang otopsiya ng Soko, nasunog ang baga ng dalagita. Ang lola ni Pauline na nagbakasyon lang sa bansa para makasama ang mga apo, labis ang paghihinagpis. Yung apo ko na yun, yung panaman, yung nag-embrace sa akin, nasabi niya sa akin, Lola, bukas babalik ako, babalik kami rin bukas. Kasi nga, I have only how many days na andito ako for vacation. Kapabayaan ang namamahala ng kondo ang sinisisi nila. Nakuryente raw kasi si Pauline sa island ng swimming pool na may ilaw. Dapat lagyan nila ng sign na sasabihin nila hindi pwede na maligo ang mga bata o ganyan. At least aware. Dinala rin sa ospital ang dalawang kapatid ni Pauline. Nakaramdam daw kasi ang mga ito ng pamamanhid ng kamay. E nireklamo na ng pamilya sa Mandaluyong Pulis ang insidente. Sa tingin ng Mandaluyong Pulis, may pagkukulang ang pamunuan ng kondominium. Magpapunta na kami ng investigator doon at titingnan nila yung cost ng electrocution. Kung meron mang under-repair doon, dapat lagyan nila ng warning noon, under-repair. Kung meron man silang ginagawa mga repair, particularly doon sa mga electrical wirings na yun, dapat meron mga warnings man lang dapat. Marisol Abdurrahman, GMA News.